Ang ibinigay namin sa inyo ay mga research essay, so research article. Ang trabaho ninyo, parang biology class ito. Susubukan ninyong i-dissect yung laman nung nasend sa inyo ng mga file at hahanapin niyo yung mga parts. Kunwari, sisilipin nyo naroon ba yung rasyonal, yung paliwanag, kahalagahan ng pag-aaral, naroon ba, kususuriin ninyo. No? So, kaya sa liksik-suri ang tawag dito. So, meron ng pananaliksik na kailangan po ninyong suriin. Okay lang iyan, ano? So, ang target ko lang talaga, meron talaga per group sana na makikinig dun sa pagtalakay para hindi ulit-ulit yung ating gagawin. No? So, nakalagay dun sa PDF file, sa itinakda ng CG, ang pinaka-final output natin ay makalikha ng isang saliksik. Maaring kultural, maaring panlipunan. So, in short, maka-Pilipino pala naliksik. Pero dahil remote and online classes tayo, ang gagamitin natin ay ibang pamaraan ng pagsipat sa pananaliksik. Okay? So, ang layunin ay makasuri ng isang existing research journal article. So, hindi na po yung typical na ginagawa pag thesis o term paper o dissertation. Ito po ay mga research article, mga research essay na published sa mga reputable ng journal, online journals. Okay? Kadalasan, ito ay sa mga universities, katulad ng LaSalle, Ateneo, UST. Okay? Yung iba naman ay mga institutional na mga research discipline, no? Na ang target talaga nila ay hanapin yung mga magagandang research na i-publish yun. Okay? So, anong gagawin po ninyo bilang isang pangkat? So, yung pag-uusap ninyo bilang group, bahala na po kayo doon. So, meron kayong ibang paraan. Ang kailangan nyo po ay basahin yung artikulo na naka-assign sa inyo. Sinubukan ko po na parang hati, no? So, meron akong limang STEM classes. Merong mga klase na nireshuffle ko yung mga articles. So, nakahanap kasi ako ng SHAM na STEM na research. So, ang ginawa ko na lang ay nireshuffle ko. So, kung ano yung na-assign sa inyo, yun po yung gagamitin ninyo. No? So, babasahin niyo po iyon, kusuriin niyo po yung mga bahagi, tapos po, hahanapin niyo yung ambag dun sa lipunang Pilipino. Mayroon ba? Kailangan niyo makita kung makabuluhan ba talaga yung ginawang pag-aaral para sa lipunang Pilipino. At kung meron ng kabuluhan o kahalagahan, kailangan matukoy niyo yon. Ngayon po nakulangan kayo, part ng suri niyo yon. No? So, ilalahad niyo po doon. So, tatalakayin ko muna yung rubric bago yung format. Sa rubric po, ang unang gagawin nyo ay kailangan nyo ibuod. So, kung ito ay mga tatlo, apat, lima, o anin na pahina na pananaliksik, kailangan nyo maibuod kung anong laman ng inyong nabasa. Ma'am, gagawa ba kami ng abstract? Given na kasi na may abstract ang majority ng mga researches. No? So, pero kayo bitin nyo on eh. Bitin, hindi nakalagay doon kung anong naging output, anong kinalabasan, anong naging konklusyon, anong naging rekomendasyon. Usually, wala. So, sa gagawin niyo po na pagbubuod o pag-synthesis ng inyong binasa, mula sa kung paano niyo sinimulan na nabasahin yung artikulo hanggang sa matapos, ay kailangan niyo pagsama-sama yung kaisipan sa isang malinaw na isa, dalawang talata. Okay? Ang 20 points po yon. Yung pagsusuri nyo dun sa mga bahagi ng saliksik, so tutukuyin po ninyo yung mga parts. Halimbawa, sasabihin nyo, ang disenyong ginamit ay ganito, ang metodong ginamit ay ganito, gumamit ng ganitong paraan pangangalap ng datos. So, titingnan ninyo, no? Karugtong nito, maaaring rin kayo magkomento, halimbawa, na sa palagay ninyo ay mali yung kanyang ginamit o hindi angkop yung kanyang metodo, no? So, maaaring bahagi yun yung pagsusuri. So, critical na pagtingin na yun. Halimbawa, ang ginamit niya ay panayam, pero ang tingin niyo higit na mainam pala ay panunuluyan. No? So, kailangan niyo i-justify sa inyong suri bakit ganon. Kaya po malaki po yung 40 points na pagsusuri. No? Halimbawa, sasabihin niyo, hindi naging malinaw sa papel na binasa ang kahalagahan ng kanilang pag-aaral. Ayun, ganon. Kaya, hindi sapat ang mga layunin ng pag-aaral na nakanakasaad sa pananaliksik. Sapagkat sa kinalabasan ng pag-aaral, mayroon pang ilang mga natupasan na hindi naman nakalatag dun sa bahaging layunin. Pwedeng gano'n, no? So, titingnan niyo po yung kakulangan
o kagandahan ng inyong artikulo na binasa, yung pananaliksik na binasa. Inilalantad ko sa inyo yung ganitong klase ng pananaliksik para patunayan sa inyo na kahit kayo ay nasa STEM strand, ay maaring makalikha ng pananaliksik sa Filipino. Kayo na maka-Pilipino para sa Pilipino. Okay? So, 40 points po yun, ano? Yung 25 points po ay pagsusuri naman sa ambag ng binasang saliksik. Okay? So, dito, perspective nyo na yan bilang grupo. No? So, maaring nakapaglatag yung researcher ng kanyang ambag. No? So, pinakita niya dito na makikinabang ang, kunyari, makikinabang ang mga naniniraan sa Maynila o makikinabang ang mga nasa barangay na iyon na kanyang target o kaya makikinabang ang mga engineers, architects, mga tagatayo at tagabuo no ng mga plano para sa lipunan, ganun. No, pero baka may nakita pa kayo. No? So, ano yung mga nakikita niyo na kaigihan ng ginawang pag-aaral para sa lipunang Pilipino? Okay? So, 25 points po 'yon. Take note ha, sisilipin ko ulit mula sa umpisa. Yung sa buod, kung paano niyo naintindihan yung buong article. Okay? Maaari kasi ang gawing strategy niyo ay mag-assign kayo dun sa mga members niyo since 8 or 9 members naman kayo, no? Pero kailangan meron pong tagatahi ng mga idea, no? Para pag tawid dun sa pagsusuri ay makita naman natin yung kagalingan ng researcher bilang mananaliksik, tapos kung may kakulangan pa, idagdag niyo po doon, no? Ano yung kahinaan o kalakasan, no? Nung paggamit niya nung kanyang pamamaraan sa pagbuo ng pagkuha ng datos, no? Okay? Tapos din po dun sa ambag, ano yung nakita nyo na ambag ng pag-aaral at batay dun sa inilahad ng mananaliksik, pero pwede rin naman po kasi na kayo mismo ay may nakita pang iba bukod dun sa nailatag na ng mananaliksik. Okay? Pag may tanong po kayo dun sa blackboard, pakiangat nyo lang po yung inyong kamay at magtanong. Sa messenger po, may tanong din po, pakiangat lang din po. Yes, Ian. Sige. Go, Ian. Sige, intayin kita, Ian. Kita may tanong si Ian. Nag-type pa ba? Nasend na po ba yung alin anak? Yes po, yes po. Nasa STEM 8 na group chat nyo. Kaya yun naman yung downside ng general yung ating group chat, ano? Ang lahat ng subjects ay tambak doon. Unlike dun sa ibang grupo, sa ibang sections, talagang for Filipino lang. Sent na po lahat dun sa group chat natin. Paki-backlink po mula dun sa PDF file na ito. Ang kasunod po ay yung groupings, tapos po yung article po. May ka-group na po kayo. Okay, so backread na lang po siguro dun sa messenger. Okay. So, yung pangalawang bahagi ng pagtalakay ko ay yung format ng saliksik suri, no? So, definitely, katulad ng mga usual na mga paper na sinasubmit, ay kailangan nyo po ng cover page. So, ilagay nyo po yung title ng research. Tapos, sino po yung sumulat? Tapos, saan po nakuha? Nakalagay naman po kung Malay, yung pinagkunan, o Daluyan, kung ano po yung pinagkunan na publikasyon. Nakalagay naman din po doon. Okay? Tapos yung mga mananaliksik, mga nagsuri kayo yon. Sinuri ni na. Lagay niyo yung pangalan ng mga ka-members nyo. Alphabetically arranged po tayo. Okay? And then po, strand and section. Tapos pangalan ko po. Ako po yung teacher. Tapos lagay niyo po yung tentatibong rubric niyo sa taas. Kung may space sa baba, lagay niyo po ng isang maliit lang katulad ng gawang, siguro mga 1/8 size lang na ganun. Para lang may space lang ako nalalagay ko yung mga yan. As in, ganyan na rin mismo yung format. Blankohan nyo lang po. Okay? Ng 20, 40, 25, 15. Okay, tapos po, yung cover page na yan, ay wala na po mga design, ano, hindi po kayo maglalagay ng mga design, o kulay-kulay, wala na po ha. As is na po tayo. Okay? Yung pangalawang bahagi po nito, ay yung mismong nilalaman na. So, kung papansinin niyo po, ay nakahati rin kung paano ko kayo mamarkahan, no? Yung buod, yung pagsusuri sa bahagi, tapos yung pagsusuri sa ambag.
So, tatlong bahagi din po yan. So, naka 1, 2, 3 din po yung content ninyo. No? So, pag binarkahan ko po din sa rubric, ay sok na sok po doon. Ang ginawa po ni Ginang ay tiniyak na align sa inyong strand, yung sample ng mga Pilipino pananaliksik na yan. Okay? So, ang gusto ko lang makita ay kung makikita nyo ba yung kalakasan at kahinaan ng mga pag-aaral na nabanggit. No? So 1, 2, 3 na yan. Makaka-generate tayo agad ng... Teka lang ah. 20 points, 40 points, at 25 points. So, 85 points agad ay lalabas na doon sa nilalaman. Okay? 85 points agad. Yung remaining 15 points ay usually yung typo error, hindi niyo pagsunod dun sa format. Ayun, dun tayo magkakaproblema, no? O kaya naman, hindi organize yung thoughts. Alam mo na parang inassign mo lang kay ABC yung mga tasks, tapos pinagsama-sama yung ganun, tapos parang pakbet na mapakla-pakla yung lasa, no? So, ang iniisip ko, dapat ka kahit paano ay well-organized yung thoughts, no? ng inyong output, no? So, bahagi nung 15 points ay yung makikita nyong paalaala dun sa huling bahagi ng PDF file na pinadala sa inyo. Una, Times New Roman, size 12, tapos paragraph justify po. Okay? Ibig sabihin, for every paragraph, baka naman kasi 1, 2, 3, isang paragraph lang kada ano yung nagamitin nyo, no? Hindi po, no? So, for every idea na masilip nyo, mag-gawa kayo ng isang paragraph dun sa number 1, okay? So, tapos, indent nyo lang po ito. Yung pag-start ng paragraph, paka-indent po. Pero naka-paragraph justify po. No? So, maaaring yung number 2 mo, dahil pagsusuri yun, mas mahaba-haba ng kaunti yun. Makakabuo ka ng mga 5 o 6 na pagsusuri. Pati dun sa mga nakita mo na kagandahan o kakulangan, no? Yung pag-aaral. No? Tapos yung number 3, yung ambag salipunan, maaaring isang talata yan o dalawang talata, depende po sa inyo. No? So, kung ano yung nakita ninyo, yung nakita nyo yung ambag na binahagi ng mga naliksik, at yung nakita nyo pa. Okay, ngayon kung wala, di sa bahagi rin yun ang pagsusuri ninyo. Hindi na ilahad ng mga naliksik ang posibleng ambag sa lipunang Pilipino. No? Nakikita ng pangkat sa papel na isinulat na apat na sektor ng lipunan na maaaring makinabang. Ganon. So, kayo mismo yung susuri talaga ng papel na iyon. Okay? Palagi ko, mas madali-dali naman to kaysa bubuo kayo ng paper in 2 weeks, which is very impossible. Okay? Walang limit sa bilang ng salita o paggamit ng salita. Impossible daw sa atin. Nilalampas sa 3 pahina ang nilalaman ng inyong output at 4 na pahina kasama na po yung cover page. No? So, nililimitahan ko rin po. Siyempre, kung i-compute natin, kung may 6 sections si Ginang, tapos 30 outputs po lahat yan. No? So, kailangan ko rin basahin. Tapos magka-final exam pa kayo, ay 2 parts yung final exam. Yung kalahati ay, sa blackboard, yung kalahati ay essay pa. No? So, kailangan ko rin na magbasa pa ng maraming outputs. Okay? Sa line at paragraph spacing, gamitin po yung 1.5. Hindi po double spacing ha, 1.5 spacing po. Okay? So, third person, ikatlong panauhan po yung gagamitin nyo sa pagsulat. Halimbawa, natuklasan ng pangkat na sa pagsusuri ng mga mag-aaral yung nila, kanila, yun po yung point of view na gagamitin po ninyo. Okay? Bibigyan ko kayo ng 2 linggong palubit sa paggawa nito. No? So, maaari nyo i-email sa akin o sa messenger para mas mabilis. No? Ang pangit nga lang dun sa STEM 8 na groupings natin, na group na ginawa niyo sa Messenger, ay kasama po yung ibang subject area. So, kailangan kong mag-backlead kapag dun yung papadala. No? So, siguro, ihiwalay niyo na lang ng send sa akin. Okay? So, nakalagay dyan hanggang Mayo 14. Okay? Good morning sa mga kapapasok lang sa Messenger at sa BB. So, going back, no? So, pwedeng sa email niyo po ipadala, pwede pong sa Messenger. Okay, hanggang Mayo 14. So, nag-start po tayo. Kahapon ko pinadala sa inyo. I just hope sinimula niyo nang basahin. So, that's May 4. Tapos May 14. So, mahaba-habang palugit po yun. Okay? Tapos po,
magkakaroon po ulit ako ng panibagong session, pwede naman po sa messenger natin sa STEM 8. So, sa oras ng 9:30 hanggang 10:30 ng Webes, makikisabay ako doon. Baka may mga tanong po kayo tungkol din sa paggawa. Okay? So, basically po, ano po ba yung mga titingnan natin? Susubukan ko kung pwede kong i-upload yung isang PowerPoint na binigay ko na nung karaan. May tanong po ba so far dun sa inyong PETA? Magtanong po kayo kasi 50% po ito. One time, big time to. Yes, Ian? Sige, Ian. Dali lang ha. Susubukan kong mag-up. Anong gagawin ko dito? May example po ba na critic paper in Tagalog? May mga existing, no? Pero syempre, ayoko na mag-dwell kayo doon. Kasi kapag tumingin kayo sa internet at nagmingin kayo ng mga sample ng critic doon, ay mawawala yung identity nyo bilang isang mananaliksik, no? Magiging dependent kayo sa kung paano yung atake ng iba. So, ang nais ko sana ay tingnan ninyo, basahin ninyo yung artikulong pinadala sa inyo, ibuod ninyo sa batay sa kung paano kayo tinuro ang magbuod sa klasiko, no? Sabi ko sa inyo, yung pag nagbabasa kayo, paano ba yung lapat ng pagbuo ng synthesis ng isang akda, paano ba magbuod, no? Depende sa kung paano nyo naunawaan yung nilalaman. Okay? Hindi naman kayo gagamit ng eksaktong paraphrasing kasi pag paraphrasing, halos yung haba ay ganun pa rin, kundi pagbuod. Yung pagsusuri naman ng mga bahagi ay dependent kayo sa lecture number 3. Yung binigay kong hiwalay at yung pinadala sa inyo na huli na audio recorded, yung 4. No? So, halimbawa po, dun sa makapilipinong ay metodo, no? So, may ginamit ba sila doon? Kung wala, ilatag nyo sa pag-usuri na wala. No? Halimbawa po, ang ginamit po ba nila ay phenomenological, ganon? Ang ginamit po ba nila ay structured questionnaire? No? Yung mga nakita nyo na mga parts na ginamit nila na naunawaan nyo sa lesson natin, i-apply nyo lang po. No? So, yung ambag sa pananaliksik, kung ang sinasabi mo iyan ay meron bang gantong style, itong format na to, wala po akong nakita pa sa internet. Ito pong pagsusuri na sa liksik-suri na ito ay brainchild lamang po, brainchild po ng remote classes natin. So, kailangan naming mag-redesign ng mga faculty sa Filipino ng USC Senior High ng pamaraan kung paano kayo matutulungan, no, na makita yung kahalagahan ng pananaliksik sa lipunan kung nasaan kayo, no, na maaaring hindi kayo gagawa actual ng research pero kayo mismo na nag-aaral ng pananaliksik ay makakita ng sample na meron palang pananaliksik sa Filipino sa inyong larangan, sa inyong stand, at kayo mismo ay susuri nito, no? So ang tanong ay wala bang sample? May mga sample ng critics sa internet. No? Pero yung itong format na ito ay wala po. Ito po ay brainchild po ng USC Senior High School, Filipino area. Okay? Meron pa po bang tanong? Kasi kung wala na po, ang gagawin ko po ngayon, papakita ko sa inyo yung PowerPoint na nakaraan, yung PowerPoint ko, para pwede nyo po masilip po ano yung mga bahagi na pwede nyo suriin doon sa binigay sa inyo. Okay. Teka lang, wala na ba? Sige, sandali lang. Mag-share lang ako ng... Teka lang. Add ko lang yung PowerPoint ko. Habang nag-download ako ng PowerPoint, gusto ko lang ipaalala na ang office ay nag-aalala sa inyo kung sino sa inyo ang talagang walang internet. Okay? So, may nakuha ako previously na report galing sa inyong officers kung sino sa inyo ang walang internet, intermittent yung internet. Okay? I just hope na kayo ay honest, matapat sa pag-declare na kayo talaga ay walang internet connection, no? O hirap sa internet connection. Kasi po, meron po kasi kaming palagay na talagang marami po ang hirap sa connection.
Pero baka marami rin po kasi na inadahilan lang na mahina yung kanilang connection para magkaroon ng excuse kung bakit sila hindi nadalaw ng mga anlang ng mga opportunity classes o remote classes na ito, no? So binigyan po kami ng palugit hanggang bukas para ipaalam sa kanila sa office kung sino po talaga yung hindi nakakasabay sa Blackboard dahil walang internet, walang sariling data, nagpapa-load lang yung mga ganon. Okay, so kung meron po kayong mga ganong alalahanin, baka pwede pong i-PM niyo po ako ng personal para ma-inform ko po yung office tungkol dito. Okay. Ito na po yung, meron po akong 30 minutes, no? So, papakita ko lang po sa inyo yung mga parts na pwede niyo pong suriin. Wait lang po. Loading slide. Ay, ano nangyari? Ba't ang laki? Ay, teka. Ayan. Okay. So, dun sa, pagsusuri niyo po, yung part 2 po, pwede niyo pong tingnan kasi, halimbawa po, pag may nakita kayo ng mga hindi maayos na citation, pwede niyo pong tukuyin doon sa pagsusuri niyo na kapuna-puna na hindi mahusay ang paggamit ng in-text citation. Ang ilan sa mga referensyang ginamit doon ay hindi makikita sa bahaging sanggunian. O, di ba? Kahinaan na yun nung searcher, no? Nung mananaliksik. Halimbawa po, nakita niyo po na parang plagiarize yung idea, pwede niyo pong sabihin niyo na kapuna-puna na may mga idea siyang binanggit doon na walang tiyak na pagtukoy, no? Walang pagtiyak na pagtukoy sa pinagmulan. So, may pangalaw na naman siyang negative points doon. Ano bang mapapala natin kung makita natin yung kahinaan o kalakasan ng research? No? So, yung mga gantong klase ng mga paghusuri ay maaaring maging pundasyon ng mas maingat, mas makabuluhan, mas maayos na paggawa ninyo ng pananaliksik sa susunod. Kasi nakita nyo na, ay, maraming palang existing na makapilit yung pananaliksik pero hindi pala maayos yung pagkakagawa. Ito pong slide na nakikita sa Blackboard, yung katutubong metodo, maaaring tumukoy kayo na sabihin nyo na experimental ang ginamit kaya walang katutubong metodo na nakita ako. Ganon, no? Hindi ako nakasipat ng kahit na anong katutubong metodo. Oh, sorry po. Hindi nakasipat ng katutubong metodo ang pangkat dahil ang ginamit nila ay experimental. Ganon. So, possibly kasi na hindi ma-apply. No? Pero maka-Pilipino kasi ay makakinabang Pilipino. Ganon. Okay? So, saka lang po ay. Move natin na. Doon ako sa parts. Okay na ako sa plagiarism. Maaring tukuyin nyo rin po. Halimbawa po. Wait lang. Ayan. Halimbawa po, ang introduction ay kailangan naglalatag na ng issue o problema. Yung mga triggering factors kaya mo naisipang pag-aralan. Kapag hindi na-state dun sa bahagi umpisa, maaaring nyo sabihin na hindi logical ang pagkakalahad ng introduction. Pero kung maayos naman, mahusay na nailatag ang issue o problema sa panimula pa lamang ng paglalahad. Okay? Tapos yung suliranin, / layunin ng pag-aaral, di ba po yan? Ano, no? So, kung maayos ba yung pagkakalatag ng mga bahagi, ilagay po ninyo. Kung nakulangan kayo, dahil meron kayo nakita sa ilang bahagi ng papel na ilahad pa na suliranin, pwede nyo ilagay. Sabihin nyo na, tatlo lamang ang nailagay na suliranin ng pag-aaral. Ngunit sa sinagot sa bahaging analysis ay lumalabas na 4 o 5 pa yung kanyang natuklasan. Okay? Pwede mo magtaas ng kamay ha pag kayo po ay may mga concern. Sa bahaging kahalagahan, ganun din. Actually, dito nyo makikita yung ambag eh. Sa bahaging ito, no? Kung nailahad ba nila yung sino makikinabang ng pag-aaral nila, so mapipil nyo na agad na maka-Pilipino ito. No? Kung meron bang state kung saan yung sakop, limitasyon, anong kaibahan ng limitasyon sa delimitasyon, no? So, yung limitasyon, saan ka lang umabot, delimit yung mga tinangka mo, pero hindi mo na na-accomplish, hindi mo na kinaya, no? Nagawin. Sa yung pag-aaral, bunga nakakulangan ng oras, usapin pananalapi, etc., no? So, ganun. So, meron bang binanggit? Meron bang teorya? Meron bang konsepto na inilahad doon? Basically, kung walang theoretical, baka mayroong conceptual, no? Pero yung conceptual na balangkas ay offshoot ng balangkas theoretical.
dapat meron silang sanligan at teoryang ginamit. Pwedeng sabihin nyo na hindi makapilipino ang pananaw o teoryang ginamit, kundi galing sa kanluran. Okay? Ngunit yung konseptual na balangkas, makikita mo dito na ito ay papakinabangan ng mga Pilipino sa dulo. Ganon. Okay? Tapos po, okay na tayo sa definition. Usually, in-skip nila yung part na yan, pagka-research essay. Yung RRL, nagabanggit lang ng isa o dalawa. So, huwag niyo po masyadong questionin yung RRL nila. Kasi, limited lang po kasi yung wordings kapag research essay. Nilabas na natin yan. Pero po, dun sa disenyo, kung hindi makapilipino yung ginamit, pwedeng tukuyin nyo kung quantitative ba o qualitative yung ginamit, no? So, pag quantitative, gumamit ng mga statistical treatment, okay? Kapag ka po qualitative, na numerical, so, papasok na po ito yung katutubong metodo natin, no? Okay, so, kapag ka po qualitative, alinman dun sa mga naunang katutubong metodo. Or baka meron silang ginamit na hindi na makatutubong metodo. Okay? Maari pong ang disenyo ay tingnan ninyo, no? Ito po ba ay phenomenolohiya? Ano yung experience, karanasan ng kalahok na gusto mo makita? No? So, pagkaganyan, katutubong metodo yung papasok na dyan, ano? Tingnan nyo po yung mga example, panayag, observation, pag gusto rin sa narratibo, yung drawing po yung mga kalahok, mga ganun po ba? Okay? Ito po ba ay descriptibo? No? Pag descriptibo, quanti-quali yung dating, no? Quantitative and qualitative. No? Kasi nilalarawan mo po yung mismong scenario, yung mismong pangyayari, no? Pero baka dependent ka rin dun sa quantity, no? Quantity ng iyong inoobserbahan o inilalarawan. Okay? Komparatibo, kapag pinaghahambing po ba, no? Dalawa o higit pa na mga elemento dun sa pag-aaral. May mga halimbawa po sa aklat, no? Evaluatibo, kapag meron pong existing na projects, programs, policy, isang institution, tapos gusto mong tingnan kung effective o hindi effective, nagiging evaluative yun. Kunwari, aaralin yung programang K-12, no? So, evaluative yun. Kaya halimbawa, aaralin yung ECQ na pinapatupad, GCQ, no? So evaluative yun natin. Okay? Basta yung meron kang layunin na gusto mong paunlarin, pagyamanin pa kung anong meron in the event na may makita ka na kahinaan, no? Okay? Historical, kapag ka po nagbalik tanaw, no, dun sa nakaraan para makita po kung anong kaugnayan at kahalagahan sa kasalukuyan. Hindi ko alam kung kaninong group na punta, pero meron po ako nahanap na STEM na ganda yung dating, no, historical. Okay. Action research, basically, ang action research, meron ka nakitang problema at nangailangan ng kagyat, immediate na solusyon. No? So, basically, maliliit lang ito na pag-aaral. No? So, may nakita ka na nangyayari sa lipunan, sa inyong grupo, tapos feeling mo kailangan ng solusyon agad. Kunwari, sa UST Senior High, may nakita kang problema sa basura. No? So, agagawa ka ng action research. Anong plano mo para doon? Kunyari, nakita mo sa UST Senior High, problema yung sabay-sabay na, ay yung pagpunta sa canteen sabay-sabay. So, nalilate sa klase yung mga estudyante. So, paano yung magandang solusyon para doon, no? So, itong gantong klase ng pananalistic ay maliit lamang, no? Pero meron kang target na bigyan solusyon yung nakita mong problema sa isang lipunan. Okay? Pwedeng ethnography yung dating, no? Ethnografiya. Okay? So, ang pinag-uusapan dito ay yung ugali, yung kilos, yung interaksyon ng tao sa lipunan. Ma'am, parehas po ba yan ang phenomenolohiya? Mali. No? Yung phenomenolohiya, mayroong kang pangyayari na nakita na kailangan mong tingnan. Bakit nangyari? Bakit nangyayari yun? Samantalang sa ethnografiya, nakafocus ka lang dun sa actual na ugali, kilos ng tao sa lipunan. Okay? Kaya makapilipino pa rin yan kung tutuusin. Sa mga metodo naman, gumamit man ng survey. Okay? Pagka po survey, syempre, kailangan makuha mo yung simpatsya, yung kalahok na ito, meron kaming ginagawang research, baka pwede kang
magsagot, no? So, kung available pa yung landline, meron tayong telephone survey, meron tayong email survey, online survey, okay? Pwedeng dual media survey. Okay, pag dual media, gagamit ka na ng email, gagamit ka pa ng Google Docs, parang gano'n. Okay, ano ba, gagamit ka ng telephone, gagamit pa ng email. No? So, basta gagamit ka ng dalawang media para makahanap ng datos. Okay. Pwede pong panaya mo, interview, yung metodong ginamit. Tinalakay ko sa inyo na nakaraan to na pwedeng structured, semi-structured o unstructured. Okay, pag structured, meron ka na pong nakadesign yung tanong. Semi-structured, may follow-up ka. Unstructured po, talagang wala ka pang hinandang kahit ano. Pwede pong FGD, tinalakay ko na rin sa inyo to. So, ang role mo bilang researcher ay facilitator. No? Gusto mo silang turuan, gusto mo silang tanungin sa pinakamabilis na paraan. No? So, anong iba to mo yung tanong, masagot sila, magiging interactive yun. So, nakakakuha ka ng maraming sagot. No? Maaaring may follow-up sa kanila. So, sa kagustuhan mo na makahanap ng data ng mabilis, pagkasamasamahin mo sila sa isang session lamang. Observation, pwede pong complete observer ka lang. Pwede ikaw ay nagpa-participate din dun sa mismong lugar. Okay? Depende po. So, kung papasok po dito yung katutubong metodo natin, ikaw ba ay nandun lamang para magtanong-tanong? Ikaw ba ay naroon para magmasid-masid lamang? Ikaw ba ay naroon para mga pangapa lamang? No? So, depende po kung paano mo gustong gamitin yung observation. No? So, pagka ang nakalagay po kunwari sa isang analiksik ay observation ang ginamit, sa ating sa Filipino concept ng research, meron pa tayong ibang klase niyan, iba-ibang klase ng observation. No? So, sa maka-Pilipino. Pagpili ng kalahok, hindi ko na to kailangan talakayin pa kasi hindi dapat yung staff ninyo magaling dito, no? No? So, pero paano ba pinili ng researcher yung kanyang kalahok? Nailagay ba doon? Paano yung sampling na ginawa niya? Kailangan makita niyo po, no? Kung gumamit ba siya ng ganitong pamaraan. Kung hindi naman, skip niya lang. Kasi usually, gagamit lang naman kayo ng ganyan kapag quantitative po yung ginamit niya. Sa instrumentasyon, sa inyo, page 237 to 38, pakikita niyo po yung iba't ibang klase ng paggamit ng instrumentasyon, no? So, Likert type yung mga 1, 2, 3, 4, yung gano'n. Ordinal response, yung dichotonomous ay 1, 2, 1, 2, yung mga gano'n. No? So, dalawa lang yung pagpipilian, no? Nominal, irarank nila. Ordinal pala irarank nila, no? So, depende po, alin po yung mas convenient para sa inyo at para dun sa inyong kalahok. So, sa puntong yan, tingnan nyo, gumamit ba niya? Kung hindi gumamit, no? So, walang ginamit. Nagamit lang ng ganyan kapag quantitative. Okay? Usually, pag research essay, tinatanggal po itong bahagi na ito. No? Yung kalendary ng pananaliksik. Sa chapter 4, kailangan nyo makita na makaiba po yung presentation ng qualitative sa quantitative. Kapag qualitative, more on narratives. No? Pag quantitative, gagamit po yan ng mga graph, okay, ng mga chart para ipakita yung kanyang datos. Okay? Magkaiba po yung analysis at interpretation. So, analysis, sinusuri po yung nakuha nila na data. Tapos saka po ipapakita yung application. No? Ano po yung kahalagahan nung na-analyze nyo na data. So, analysis and interpretation. Kailangan nyo rin po tingnan doon sa inyong article na binabasa kung malinaw po bang nailagay yung lagom, conclusion, at rekomendasyon. Okay? So, ang lagom po ay yung summary buod ng natuklasan sa chapter 4. Okay? Yung conclusion, ito po ay kinalabasan ng pag-aaral. Ano yung mga natuklasan ninyo? At yung rekomendasyon, ano po yung mga inyong mungkahi? No, batay dun sa resulta ng pag-aaral. Okay, tandaan nyo po na palagi pong connected yan. No? Kaya po, maaari po sa pag-usuri nyo, nasasabihin nyo na dalawa lamang ang sunurin sa kabanata 1, pero ang sinagot sa analysis ay 4. O, so hindi na siya ano. Hindi na siya parallel. No? Meron akong tinatawag na parallelism sa pagbuo ng research.
kung ilan yung solilanin sa kabanatawan, ganun din dapat siyang bibigyan ng sagot sa analysis at interpretasyon. Kung ilan yung binigyan ng sagot sa analysis at interpretasyon, ganun din dapat ganun karami yung gagawa ng lagom sa kabanata 5. Manggagaling ang konklusyon sa naging lagom at manggagaling ang rekomendasyon sa nabuong konklusyon. So palaging ano lang siya, tuloy-tuloy lang siya, no? Dapat siya progressive yung dulo. Okay, so basically, kapag sinuri niyo po yung article, silipin niyo lang po yung mga parts mula dun sa PowerPoint na ito, no? So sabihin niyo lang po dun sa inyong pag-aaral na specifically yung pinaka ano, no? Yung pinaka mahalaga yung bahagi ng pagsusuri sa nilalaman, no? Kasi paano po kung ang nakita niyo po dun sa inyong paper na binasa ay mayamang-mayaman naman, walang problemang nakita. Ang tanong, talaga ba? Talaga ba? No? So, kailangan ma-justify, no? No? Gamitin niyo po yung talaban. Maganda po yung mga examples doon, no? So, babalik-balikan niyo na ano ba yung kulang sa paper na ito, no? Kasi baka mamaya naman pala, ay igaganda pa yung papel kapag inyong sinuri. Po, tanong po tayo. Tanong po. Time check, it's 10:20. Ano pong mahirap sa PETA na gagawin? Ano po yung nakikita niyo ng mga problema? Pwede po kayong magtanong. Yes, RV? Ha? May cases po ba na 3 types of media ang ginamit? Wala pa akong alam na ganon, no? Kasi ang tingin ko doon, napakahirap na tatlong pamaraan yung gagamitin niya dahil baka maging sabog din yung resulta, no? Siguro isa dalawa, no? Pero pag dadami siya tatlo apat, no? Medyo imposible yata 'yon. Kasi yung data na pwede mong makuha, pwedeng hindi siya maging ganun ka-logical, no? Dapat kasi kung isa o dalawa, meron kang ano eh, parang fallback, no? Pero kapag tatlo o higit pa, parang makikita yung kahinaan ng researcher dito, no? Makikita yung kahinaan ng researcher na parang hindi ka nakapag-focus sa isang direction lang ng pag-aaral mo. Bakit kailangan tatlo? No? Bakit kailangan tatlo? Okay? So, wala yata. Tanong pa? Magtanong po kayo. Magtanong po kayo. 50% po yung PETA na yan. So, naiintindihan po ba? Meron po bang paglilingnaw? Wala? Buti pa si Isaiah, nakaganon lang. Walang problema. Si Yuan, ginigitarahan lang ako dun sa kanyang picture. Walang tanong? Sure kayo? So I think well-represented naman per group, no? So kayo po ang mag-e-echo nito. Kayo po ang mag-e-echo sa inyong mga kaklase, kamiyembro, kung anong gagawin. And for the record, kahit po sinasabi ko sa inyo na maging considerate ang online classes para sa inyo, hindi po excuse na hindi magtrabaho ang ilang classmates. Siguraduhin po ninyo na may ambag sila dyan, no? Kung ano yung part nila. So, alam ko na after pa rin tayo sa mahusay na marka sa kabila ng gantong difficulty natin, no? So, pero pilitin ninyo na makapag-ambag ng tulong ang bawat isa dun sa pagbuo ng proyekto. Okay. May tanong po ba? May tanong po ba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 plus 9, 7 plus 9 at 16. 16 lamang ang matanda ngayon sa session. Hindi naman to obligado, no? So, yung mga gusto lamang po talaga. Okay? So, Jacinto, Pachola, Castillo, Bugayang, Granada, Dalicon, De Leon, Tiberia, Cabezas. Ayan. So, ngayon pa lang, ipinapaalam ko na po sa inyo na dalawang bahagi yung inyong pagsusulit. Yung unang bahagi po ay sa third week ng May lalabas. Meron kayong isang
meron po kayong isang linggo para magsagot dito. Tatlong attempts po yun. So, 30 points po yun. Pero uunahan ko na lang kayong banggitin sa inyo na nire-retrieve namin yung IP address ng pagsagot. Kasi po, papaunahan ko na rin kayo, may mga nahuli po kasi sa ibang section na isang classmate lang ang nagasagot para sa lahat using one IP address. So, kung ginagawa niyo po yan, mag-iingat po kayo ha. Kasi po, we were instructed to have the IP address by the EdTech. So, pwede namin i-generate dito sa BB para malaman namin kapag kayo po ay nagpapasagot lamang ng output sa inyong classmates para makakomply sa requirement. Kaya po sinasabi ko sa inyo, kung wala po kayong internet connection, wala po kayong talagang data, nagpapaload lang po kayo, please let me know. Nakita ko yung list nyo, ang dami yung intermittent na nakalagay, pero hyperactive naman kayo sa social media. No? So, sorry po ah, I'm just being honest. No? Ako bilang nanay ay hindi magisinungaling. Nakikita ko na super active naman kayo sa social media, pero wala kayong, ang sabi niyo, wala kayong internet o intermittent yung internet nyo. No? So, it doesn't jive at all. No? So, ang nais ko sana mangyari ay maging honest kayo na talagang kung hindi kaya na mag-internet, sabihin niyo po ako. No? Para lang din alam ko paano kami makalapit, paano namin kayo makitulungan sa problema ninyo. Okay? No? So, yung paggamit nyo ng blackboard ng iba para makapagpasa ay very, very, very wrong idea. Dahil nandadaya rin po kayo noon. Okay? So, tinuruan kami para mag-retrieve ng IP address. So, malalaman ko na po yun ngayon kung sino po sa inyo nandadaya. Kung isang linggong bukas yun, meron kayong three attempts para magsagot. Kahit isang linggong bukas. No? So, kung anong araw maluwag na magka-internet kayo, meron kayong chance. Pero huwag po kayong magpasagot sa iba. Yung pangalawang bahagi po ay papasa niyo po sa akin ang hiwalay sa email or sa messenger. Okay? Inisip ko kung pwede yung discussion board, pero silipin ko din naman kung pwede. Nagulo ko kasi yung laptop ko eh, no? Sa internet. Pero iniisip ko kung pwede na sa discussion board para anin yung another part ng exam. But then again, kung ang target plan ng school ay ma-retrieve talaga yung data from you, baka ang paggamit ko ay email at messenger para isend yung inyong mga outputs. Okay po, no? So, mag-ingat po tayo sa pandaraya sa panahon ng online classes. I know, very toxic yung ginagawa natin, no? So, napapagod kayo, gumigising kayo ng maaga, naghahanap kayo ng signal sa bundok, pero konting-konti na lang naman yung TS, no? Nakakatanggap ako ng reports from your classmates tungkol sa ginagawa ng ilang prof, yung pagiging inconsiderate and all, no? So wag po kayong mag-alala, no? So ina-address po itong mga ito, no? So kasi baka din po kasi yung mga teacher na ito ay wala rin silang access for internet, inaalam din po namin, and we were able to trace na meron ding mga faculty na hirap sa internet. Kaya kung makapagbigay man sila ng lesson sa inyo ay hindi ganun kapulido. Okay? So, meron tayong pangalawang session ito. Tuesday pa rin next week. Ganto ulit. Baka meron po kayong tanong sagot. Pero kung wala naman po pala mag-online, ay sabihan niyo po ako para hindi po ako mag-devote ng time dito sa ganitong idea. No? So, pwede niyo pong pwede niyo pong gamitin yung isang oras ko na ito next week in Tuesday para bigyan linaw kung ano na po yung progress ng ginagawa nyo. No? So, kumustahin ko po per group. Group 1 hanggang 5. Ano yung mga ginagawa nyo? Ano yung ambag ng bawat isa? So, mamarkahan ko po yung mga initial na progress ng inyong trabaho. So, kung hindi makapag-participate yung iba, at least merong ilan na magsasabi sa akin na, ma'am, ito na po yung nagawa namin. Patapos na po kami. Wala pong natulong si ganito. Hindi po gumawa si ganito. So, i-record ko yun dito. I-on ko yung recorder ng Blackboard ko next week
para ma-check ko kung sino po yung mga tumulong hindi tumulong sa paggawa ng beta. Because the output is one time, big time, 50%. Okay po? May tanong po ba? Okay, may tanong po ba? Kung wala na pong tanong, palalayain ko na kayo, no? So, I just hope mas maingat kayo sa mga panahon na to kasi pala malapit nang matapos ang ECQ, no? Extended ng community quarantine. Kami sa Antipol dito, mula May 9 hanggang 15, ay total lockdown. As in, hindi kami pwedeng mabas, mamalengke and all. No? So, kasi yung kailangan mas ma-lessen talaga yung cases namin kasi nasa 100 plus yung 113, 115 na yata kami cases ng COVID sa Antipol. So, kaya meron kaming mandate na parang May 9 to 15 ay walang lalabas ng bahay. So, kung paano kami mabubuhay ay hindi ko pa alam. No? Pero, I mean, keeping the faith na matatapos din ito. No? So, I just hope kayo rin, no? Kasama na yung pamilya, magdasal kayo palagi. No? Magdasal kayo palagi na matapos na. And for the record, kahit malif ang ECQ by May 15, hindi pa rin tayo makabalik agad, no, sa UST. Kasi yung Sampaloc, kung aware kayo sa Sampaloc area, ay napakataas po ng cases ng COVID doon. No? So, hindi tayo agad-agad pababalikin ng UST unless makita nila na safe na yung pagbalik natin. No? Medyo malungkot lang, no, na hindi tayo hindi na-enjoy maigi yung STEM 8 sa class. Pero I just hope na manalig kayo na balik UST tayo anytime soon. Okay? No? So, magpapakabay po kayong lagi. No? Bye-bye po. God bless po. Ingat po. Bye-bye. So, nasa Messenger, salamat po sa inyo. Okay, pag may tanong po, mag-message lang po, ha? Angelo, Isaiah, Julian, Diana, Richelle, Yuan, and Jimbo. Salamat po.